Stay close by my side. Keep your eyes on me. Though this life is hard, I will give. Napakagandang tanging bilang at nagpapaalala po sa atin na ang Diyos na siyang lumikha ng lahat ay ang tunay na Diyos na nagmamahal. Hindi lamang po kanyang nilikha ang buong mundong ito, kundi siya rin po ay patuloy na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang ating iglesia, katulad po ng ilan ng ibang iglesia rin, ay patuloy po tayong nagsisikap na atin pong maipagpatuloy ang gawain sa kabila po ng banta nitong tinatawag na COVID-19. At nagpapasalamat tayo sapagkat ang ating pong mga nakakatanda, ang ating pong mga seniors na mga kapatiran ay pinagpapahinga po muna natin at alam natin na may laan ng Panginoon sa bawat isa. Nais ko pong ituloy ang ating pag-aaral. Every Sunday, kami po ni Elder ay nagbabahagian ng ilang mga bagay patungkol sa ating ginagawa. At ang sabi niya, Pastor, nung last Sunday, ay napakaganda ng pag-aaral muli from the book of Isaiah. At ang sabi ko, palagay ko, Elder, pwede pang siguro, kung tumagal man itong pandemic na ito, I think I can still continue and move on and pound the Word of God and encourage every one of us from the book of Isaiah. So bagamat ako po yung nagsimula sa second part, if you remember, first part, chapters 1 to 39, it's all about the judgment. It's all about God's chastening or ang pagpapalo o kaya ang pagbibigay ng judgment ng Panginoon sa kanyang chosen people. And then the next part from chapters 40 hanggang 66, ito po ay may patungkol sa tinatawag na comfort. And if you remember, ito pong comfort na ito ay para din sa mga taong dumadanas ng tinatawag na limitasyon. Sila po ay mga chastened people of God. They were in exile. Sila po ay nasa quarantine. Sila po ay naka-lockdown. Sila po ay mga migrants na sila po ay dinala doon sa tinatawag na Babylon at halos sila po ay na-disorient. They were disoriented. Imaginin mo, ikaw ay tanggalin sa iyong comfort zone, ikaw ay tanggalin sa iyong kinagis ng bayan, ikaw ay pinalikas at ginawang bihag at kayo ay nasa ilalim ng tinatawag na the Empire of Babylon. Now, if you remember, I think ito po ay nasimula natin last time, but
let me continue by emphasizing all the more. So Isaiah chapter 43, verses 1 to 3. Ang gusto ko sana maging title ay kinuha ko sa isang aklat ni Michael Horton, bagamat ito'y matagal na. Ang sabi niya, putting amazing back to grace. We are all familiar with the song Amazing Grace, no? Amazing Grace. Ngayon daw, ang sabi, okay, ang sabi ni Michael Horton, we need to put back, ibalik natin yung amazing doon sa tinatawag na grace, amazing grace. Sapagkat ang grace ng Panginoon ay hindi ito basta-basta, kundi ito ay tinatawag na amazing. Ito ay tinatawag na amazing grace. So, I thought of putting this in Tagalog, pero syempre umiiba na. So, ang pamagat ay mamangha kang muli. Ayan. So, you go back to wonder, o kaya ikaw ay mamangha. Wonder with an O, hindi po wonder with an A. There's a big difference between the two. Wonder with an A, ibig sabihin ikaw ay, yung bang parang ikaw ay pasuroy-suroy, ikaw ay nag-wonder, ikaw ay parang walang direksyon. Just like the planets, okay? The planets, naalala ko from the word planao, ang ibig sabihin ay they wonder in the universe and yet God, okay, ay meron siyang tinatawag na nilagay na orbit in which they can move on and they are not really wondering sapagkat meron po silang purpose. But pag sinabi natin wonder with an O, tayo po ay, ibig sabihin tayo po ay namamangha. We stand in amazement. And so dito po sa talatang ito, nais ko pong bigyan ng diin, we need to go back, okay? We need to go back to those moments where we have experienced, naranasan po natin ang mamangha sa Panginoon. At hanggang ngayon, sabi nga natin hanggang ngayon, tayo ay namamangha at palagay ko, ang pagkamangha, ito ay magiging gamot, ito ay magiging solusyon sa ating nararanasan ngayon. Halimbawa, alam niyo, ang sabi ng iba, no, kung meron tayong silver linings, kung meron tayong tinatawag na magagandang bagay na nangyari, of course, napakarami mga pangit din na nangyari sa panahon ngayon. Kung kailan, di ba, nagkaroon ng lockdown, nagkaroon ng quarantine, abay napakaraming mga kung ano-anong mga kaganapan din. Tumaas ang rate ng tinatawag na sexual abuse. Ibig sabihin, sa mga panahon, dahil siyempre, naka-lockdown, nasa loob ng bahay, okay, nariyan ang tinatawag na tito, okay, ina-abuse ang pamangkin, or sa napakaraming konteksto, tayo po ay nailagay sa isang sitwasyon na ang tao na kung saan ay talagang tayo ay nagulantang sa mga bagay na ito. And yet, on the other side of the coin, ang mga anak ng Diyos na patuloy nagsisikap, the more we engage with what's happening today, the more na tayo po ay umiintindi at tinitingnan po natin ang galaw ng Panginoon, the more we become, you know, we become excited to, you know, see how God is working in our midst. Kaya nga po, maganda rin na, oo nga, no, maibalik po natin ang amazing doon sa salitang amazing grace, putting amazing back to grace. In other words, tayo po ay mamangha, okay, muli sa buhay na ito. So nais ko pong bigyan ng pansin, meron po akong apat na puntos, no? Naalala ko po ang kinompose na song ni Augustus Toplady. Ang sabi niya, nothing in my hand I bring, if you remember, simply to thy cross I cling. Naked come to thee for dress, helpless look to thee for grace. Foul I to the fountain fly, wash me, Savior, or I die. Ibig sabihin, from the book of Isaiah, makita rin po natin na ito ang sinasabi ng propeta doon sa mga chastened people, doon sa mga tumalikod sa Panginoon, doon sa mga anak niya na naging matigas ang ulo, nangyari ito sa kanila. And yet, God has a purpose. God is doing something for the benefit of His people, para sa pakinabang ng kanyang mga anak at para sa kanyang kaluwalhatian. So the first thing that I want us to remind ourselves, unang-una, okay, look at verse 1, okay? One word, redemption. Pero ang naisip po dito ay, we need to be amazed. Why? Because God has redeemed His people.
And that is the idea of redemption. Look at verse 1. But now thus says the Lord, He who created you, O Jacob, He who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. Now, I like the word redemption. Napakaganda ng salitang redemption. Alam niyo, no, ako'y maliit pa. Kumot kami lumaki sa Baclaran for a number of years. Parating narinig ko, may pupunta doon sa Redemptorist Church. Naalala niyo yun sa Baclaran? Okay. May malaki. Yung iba nilalakad lang yon at iba talaga kasi kasama na yung palengke. So when you go to Redemptorist Church, may palengke na. So parang lahat, no? Ang mga tayo excited sa pagpunta doon. So pag sinabing Redemptorist, na-realize ko later na yung pala doon ang galing ang salitang redemption. Our redemption is the mighty work of God. The word redemption, the idea of redemption, behind the word is basically a commercial perspective. So pag sinabi po natin to redeem or redemption, meron siyang tinatawag na commercial perspective. Ano po yun? It was used in the world of business. So pag sinabi po natin to redeem is to buy back. Okay? A person would redeem something by making a payment for it. Naalala ko when I was a little boy, ang kwento dito, pag sinabing redemption, Sunday school, ha? Ito ha. Naalala niyo po ba yung mga tinuturo noon sa inyo ng inyong Sunday school teachers? Meron po ba kayong naalala mga tinuro sa inyo? Ako naalala ko na pag sinabing redemption kaligtasan, the word redeem, may isang bata. So, ginawan siya ng barko, ginawan siya ng papel, barkong papel, ginawan siya ng barko, pero sa pamamagitan ng papel. Alam niyo kung paano gumawa na, no? So, magmula dun sa isang bayan o kaya sa isang bayan, di ba, nagawa na, binigay sa kanya yon. So, ang feeling niya ay napakaganda nito. Hindi lang siguro papel, kundi ginawan pa siya, nilagyan pa ng magandang design, talagang pinaganda ng halos, na halos pag nakita mo, talagang unique at ito ay parang meron ng halaga. So, dahil flowing river yon doon sa kabilang bayan, so nag-start siya na ito ay kanyang pa ilagay sa current para ito ay, di ba, sumabay sa agos. So hanggang sa sinusundan niya, kunyari na riyan, sinusundan niya, hanggang sa bumilis ang current, ang flow, hanggang sa hindi niya na mahabol. So ibig sabihin, wala na, hindi niya na kayang, di ba, merong pataas, merong pababa, may makahuyan. So sa madaling salita, nakarating na sa ibang lugar. So, hindi niya nakita sa madaling salita. Hanggang sa nung time, siya ay nalungkot itong batang ito. Sabi niya, napakaganda ng laruan kong barko at paano kaya yon? Ganito, ganyan, hindi ko na makita yon. Sabi, it's okay. So, it so happened na ito pong batang ito at kasama ng kanyang mga mahal sa buhay, kuya, sila ay nakarating ng kabilang bayan. At alam niyo, nung nakarating na sa kabilang bayan, nakita nila doon sa maliit na tindahan, na sari-sari store, yung bangka o yung barko, nandun na. Ibig sabihin, for sale. So, ibig sabihin, ha? Parang sabi ng bata, akin yun eh. Teka, tandang-tanda ako pa, alam niya kung ano yung style, yung tatak, ganito. Sabi, akin yun. Sabi, akin yun eh. So, sa madaling salita, lumapit sila doon at sinabi doon, may presyo na, magkano yan? Tapos, hindi nakapigil yung bata. Ang sabi niya, akin yan. So, yung nakakuha, parang sabi niya, teka, bakit? Bakit mo nasabing sa ito? Akin yan eh. Ibig sabihin, nawala ko yan eh. So, sa madaling salita, inamin na nakapulot, sabi niya, sa'yo ba ito? Sorry, kasi nakita namin. Pero alam nyo, yung kasama niya, ang sabi nga, magkano ba? Alam nyo, may presyo. Ang ginawa ng kuya, hindi ko matandaan kuya or uncle, sabi niya, akin na yan, at ibinalik niya doon sa bata. So, ibig sabihin, yung barkong yon dating nasa bata, na pagmamayari ng bata, so ibig sabihin na wala, dumating ang time for the second time na kanyang inangkin muli, yung barkong yon, and it was actually redeemed. It was bought back. Ibig sabihin,
yun po ay ibinalik pero may presyo. So ang sabi ng kuya o ng uncle, sige, bibiling ko para wala nang diskusyon. O ito, sa'yo na. Naibalik muli sa kanya, pero ang idea ay, yun po ay merong payment. So a person would redeem something by making a payment for it. You would redeem a slave by paying the price of redemption. You would redeem a hostage by paying the price of ransom. Naalala natin. So, pag sinabing God has redeemed His people, hindi ibig sabihin na ang Diyos ay third party at Kanya tayong tinubos kay Satanas. Mga kapatid, wala hong ganyang transaksyon. God was not actually the third party. Ang ibig sabihin nito, we were redeemed. Tayo po ay binili ng Diyos doon sa pagkakagapo sa kasalanan at ang Diyos mismo, Siya ang nagkaloob ng Kanyang sarili upang tayo ay magkaroon ng tinatawag na redemption. And so it was how the person or object was liberated. So God is described as redeeming His people from the hand of Pharaoh, if you remember, and thus liberating from their slavery and bondage. So mga kapatid, ang sabi ng verse 1, "But now thus says the Lord, He who created you, O Jacob, He who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you." Now think about this. Ikaw ba, namamangha ka pa rin ba kapag ka iniisip mo na ikaw ay tinubos ng Panginoon? Sa Tagalog, that's the word tinubos. Diba? Nung tayo ay bata, paano ibig sabihin ng tinubos? Bakit ako tinubos? Saan ako tinubos? Hanggang sa na-realize natin na tayo tinubos ng Diyos sa kasalanan. Of course, hindi tayo tinubos ng Panginoon kay devil o kay Satan, kundi si Jesus Christ, Kanyang ibinigay ang Kanyang sarili. The Father sent His Son, John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that the justice of the Heavenly Father might be satisfied." So mga kapatid, yun po, tayo po ay binigyan ng redemption. Tayo po ay binigyan ng pagkatubos. Ang sabi ng, if you remember 1 Corinthians chapter 6, verse 19, "Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own." So the idea is God owns us. Inaangkin po tayo ng Diyos. And verse 20, "For you were bought with a price." Tayo po ay tinubos ng Diyos with a price. Merong halaga. At yun po mismo ang buhay ng ating Panginoong Jesus. So glorify God in your body. In other words, ang point po dito sa number one natin, redemption, God has redeemed His people, or redemption, the whole foundation for the Lord's moral imperatives is that the Christian now belongs to God. Mga kapatid, may nagmamay-ari na po sa atin. So when you think about your life today, Lord, we do not know for sure what will be in the future, but one thing is sure, Lord, You have redeemed me. You have bought me with a price. Panginoon, binili mo ko ng iyong dugo. Ang iyong bugtong na anak ay ipinagkaloob mo upang ako ay ma-redeem. Lord, You bought me back to Yourself. Iyan po ang napakaganda. Do we still wonder? Tayo po ba ay namamangha sa mga bagay na ginagawa ng Diyos? You see, that's the point. Number two, hindi po lamang redemption. Number two is the idea of adoption. God has adopted His people. And again, in verse 1, "I have called you by name." I have called you by name. You are mine. See, pagkatapos po ng purchase, pagkatapos mo na tayo tinubos ng Panginoon, after purchasing us to make us His own, God adopted us. So pag sinabi nating adopted us, adoption, sa Tagalog, ito yung tinatawag na salitang inampun tayo ng Diyos. Na pag sinabi po nating inampun, look at verse 12, okay? At makita natin, "But all," ang sabi dyan, "but to all who did receive Him, who believe in His name, He gave His right." Ang sabi ng John 12, okay, I remember John 12, chapter 1, verse 12, "But to all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become the children of God." And then verse 13, "who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of men, but of God."
So pag sinabi po nating adoption is a process whereby a person assumes the parenting for another and in so doing permanently transfers all rights and responsibilities from the original parent or parents. In other words, think about this. Pag sinabi po nating God has adopted us, the idea of adoption, okay? Adoption affects a legal, meron pong legal and permanent change of status, right? So pag sinabi po nating we were adopted by God, merong tinatawag na pagbabago. It's a legal, it's a forensic understanding. Merong legal na kaisipan. Now, think about this. Thank God. Salamat sa Diyos because God is not babysitting us. Hindi lamang ang Diyos nagbe-babysit sa atin. When you think about somebody who babysits, okay? Ano yun? Alala ko, di ba? Sa Amerika, halimbawa, okay, kapag, siguro dito rin, pero di ba sa States, karamihan, kapag gusto mong magkaroon ng extra na pay, naghahanap ka ng uso noon yung babysitting or maging babysitter ka. So, ibig sabihin, alagaan mo yung anak ng iba. Pero mga kapatid, by way of God's adoption, God is not just babysitting us. Hindi. Talagang tayo ay kanyang inangking tunay na anak. It is not merely a guardianship. Di ba, sinabing guardian, oh, sinong guardian mo? Di ba, may pinag-guardian mo, pupwedeng magulang mo, or pupwedeng iba. Ang guardian ko ay ang tito ko, ang guardian ko ay ang aking tita. Okay? It's not just guardianship. It is not foster parenting. Hindi rin foster parenting. Okay? The adopted children become your own legitimate children. Ibig sabihin, tunay talagang anak. So mga kapatid, adoption. Namamangha ba tayo when we think about that God has adopted us as His sons? Before, we were the children of the devil. We were the children of the dark. Now, we have become the children of God and the children of the light. So God says, I chose you. Tingnan niyo po. Hindi ba ito'y nakakamangha? Pinili ka ng Diyos? God has chosen us, tayo. Imagine niyo, ilan tayo ngayon? Okay? Sabi ng Sister Emmy kanina, Pastor, bilang na bilang po yung ating bread. 17. Imagine niyo po, 17, walang labis, walang kulang. Just think about it. Ibig sabihin, ang Diyos, Kanya po tayong pinili na hindi naman tayo karapat-dapat. Yung bang 17 mga pirasong tinapay naisip ng ating Sister Emmy na piliin niya kung ano. Of course, nanggaling yan, Sister Emmy, right? Sa mas malaking tinapay. Okay? So, ibig sabihin, paano kung nagsasalita ang ibang mga tinapay? Ba't hindi kami? Mga kapatid, just like when we think about God, God has chosen us regardless of our condition, anuman ang ating katatayuan, anuman ang ating kakayanan, God is saying, I chose you, I redeem you, I adopted you. This is something na tayo po ay mamangha. Namamangha pa ba tayo, mga kapatid? Alam niyo ang tawag ng iba dito, let's go back, you know, to, you know, child's, kumbaga, play, o kaya, hindi po childishness, let's go back to have a childlike faith, na parang ang mga bata, no, noong mga panahong yun. Naalala niyo, nilalaro-laro natin, di ba, minsan ang mga bata, di ba, minsan nilalagay mo, okay, jump, di ba? Gusto mong, why? Because childlike faith, napaka-importante. Okay? Hindi po childishness. Yung childishness, ayaw ng Diyos, tanggalin natin yon. But the fact is, we want to go back and experience again ang ating pagmamangha na kung saan na dati po ay ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. So number one, redemption. God has redeemed His people. Nakita po natin. Number two is adoption. God has adopted His people. Number three is protection. Look at verse 2. When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through fire, you shall not be burned. And the flame shall not consume you.
Ito po ay graphic, metaphorical language na sinulat po ni Isaiah. Ang ibig sabihin ay, God has His precious people. Daraan man sila sa pagsubok, the Lord will protect them. God will protect His people. Now, think about this. Alam niyo, itong pandemic na ito, halimbawa, huwag naman sana. Kung ito ay tatagal pa, ang sabi ng isang Christian leader na kausap ko a number of times, ang sabi niya, you know what, Pastor? Maaring ito pong COVID na ito ay magiging challenge natin sa mga darating. Maaring, you know, one of us ay magkaroon nito. Maaring ito ay isang bagay na dati para bang takot na takot tayo, takot pa rin naman tayo, pero ito isang bagay na, well, if it comes, it comes. Why? Sapagkat ito po ay isang bagay na inalaw ng Diyos. And yet, nung ito po ay inalaw ng Diyos, you see, when you pass through the waters, pag sinabi po the idea of when basically is, when that time comes, wag naman sana. Ibig sabihin, ayaw nating isipin, kanina, may kausap kami ni Sister Hannah na kapag ikay na-hospitalized, automatic, COVID. Naalala ko, actually, there was, isa o dalawa nag-text sa akin nung kinuha ng Panginoon ng ate ko, Pastor, ano po ang kinamatay? COVID ba? So, ibig sabihin, syempre, yung bang kaisipan ng tao na gustong malaman, no? Minsan, imbes na comfort ang gusto mong marinig, di ba? Parang, yun agad ang gustong malaman, okay? But the fact is, no. Pero kung sakaling darating yung bagay, when you pass through the waters, palitan natin, when you succumb COVID-19, when you experience this virus, I will be with you. And through this virus, they shall not overwhelm you. When you walk through this virus, you shall not be, what? You shall not die. And the flame and this virus, the fangs and the pangs of this virus shall not consume you. Yung pangil at saka yung pain, the fangs and the pangs of this virus shall not consume you. Mga kapatid, God will protect His people. Imagine niyo yun. Kaya si Shadrach, Meshach, and Abednego, nung hindi po sila nag-bow down, eto na, hulihin sila. At itapon sila, painitin pa ng 7 times. Sabi nga, no, nabanggit ng Diko yan, 7 times. Eto na. Okay? Ayan na, itatapon na sila. Ang sabi ng isa, Lord, Panginoon, huwag naman sana kaming itapon sa 7 beses na talagang pinainit ng husto. Palagay ko, hindi pa man sila nakakabagsak doon sa, di ba, asupre ba yon? Palagay ko, baka doon pa lang sila sa medyo mataas ng konti, baka ubos na, lapnos na, aglas na, di ba? Pero ang sabi nila, Lord, we have a God who can deliver us. But, kung hindi man tayo i-deliver ng Panginoon, we will not still bow down. Hindi pa rin tayo luluhod sa Diyos-Diyosa na inerect ng hari. Mga kapatid, God will protect. Hindi ka ba namamangha? Sino sa atin dito ang meron testimony na muntik ka ng mamatay? Sino sa atin meron testimony na muntik ka ng mamatay? Muntik na tayo mawala sa mundong ito. Muntik ng, di ba? Muntik ng matapos ang lahat sa mundong ito. And yet, God remains to be true. Here we find ang omnipotent God ang siyang magbibigay sa atin ng protection. You see? Kaya nga, I like the idea of when these things come upon you. Ang ibig pong sabihin ay, it is only a matter of time. It is only a matter of time. Alam niyo, sa ibang lugar, yung lockdown, yung quarantine, hindi sila sold out. Sabi nila, pagka ni-lockdown o pag quarantine mo ng ganong katagal, well, yung iba, umpisa pa lang, pero yung ganong katagal, masisiraan ba itong mga tao? Hindi na sila makapag-function ng mahusay, grabe yung depression, lalo na sa mga puti, sa totoo lang. Napakalupit po ng depression, anxiety, na naranasan po ng ibang mga tao ngayon. No? And yet, thank God, because we have a God. Siya yung ating Panginoon. Ang sabi ng Diyos, I will be right there with you.
I will protect you. You will get through it. You will prevail over it. Mga kapatid, yan ang panalangin natin, that the Lord will see us through. Number four and the last, hindi po lamang redemption, hindi po lamang adoption, hindi po lamang protection. Ito pong pang-apat na ito ay restoration / forgiveness. God will forgive His people. Papatawarin tayo ng Panginoon. Namamangha pa ba tayo kung paano po tayo pinapatawad ng Diyos? Forgiveness, restoration. Ang sabi po ng verse 3, "For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior." Verse 11, ayun po doon sa verse chapter 43, and another one, verse 11, "I am the Lord, and besides me there is no Savior." Verse 25, same chapter, "I am He who blots out your transgressions for my own sake, and I will not remember your sins." Mga kapatid, think about this. Katulad po ni David, if you remember, sa Psalm 51, ang sabi ni David, "For I know my transgressions and my sin is ever before me." Verse 4, "Against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight, so that you may be justified in your words and blameless in your judgment." Mga kapatid, dito po sa Psalm 51, David basically ransacked. He ransacked the dictionary, searching for words in his plea for mercy. Tingnan niyo po ang sabi, "Lord, forgive me." In other words, "Lord, wash me. Cleanse me, Lord. Blot out the transgression. Purge me. Renew me and restore me." God did all these things sa life ni David. Kaya si David, nung ito po ay kanyang naranasan, ganun na lama ang kanyang pagkamangha. Imaginin mo, ikaw at ako, you know, we commune with God, we ask for forgiveness, and when we ask for forgiveness, ito yung mga lingwahe natin. "Lord, linisin mo ako, hugasan mo ako, burahin mo, Panginoon, ang kasalanan, purgahin mo ako, Lord, renew me, Lord, restore me." In other words, ito po ang karanasan ni David when it comes to God's forgiveness. Now, somebody said like this, "The God who knows everything," ang Diyos na alam niya ang lahat, "He has a case." Now listen, "He has a case of divine amnesia." He has a case of divine amnesia when it comes to your sins and my sins. Why? Sapagkat ang sabi po dito ng text, okay? Ang sabi po, "The Lord is merciful." Okay? "The Lord is merciful," verse 8, "and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love. He will not always chide," you see? Psalm 51, "He will not always chide." Ang sabi ng verse 10, he doesn't deal us with us according to our sins, nor repay us according to our iniquities. I like verse 11, "For as high as the heavens are from the earth, so great is His steadfast love toward those who fear Him." Verse 12, ito po yun, "As far as the east is from the west, so far does He remove our transgressions from us." Verse 13, "As a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear Him." 14, "For He knows our frame. He remembers that we are dust." Actually, Psalm 51 kay David, but this is Psalm 103. So mga kapatid, imagine ninyo, sa lahat ng alam ng Diyos at lahat ng mga bagay sa mundo ito, alam ng Diyos, pero meron siyang divine amnesia. Ano po yung divine amnesia? That God forgets our sins. He doesn't remember our sins as far as from the east is from the west. Ano ibig sabihin? Hindi ba naalala ng Diyos sa ating mga kasalanan? Of course, naalala niya. Ang point ay, kanyang patatawarin tayo as if nothing happened, as if walang nangyari. Ibang klase na hindi ba tayo namamangha? No? Haharap tayo sa Panginoon. Sino sa atin, pagharap na tayo sa Panginoon, medyo kinakabahan? Sino? Palagay ko kakabahan tayo, right? Ang Panginoon pa, baka sabihin niya, "Ikaw, ha? Ikaw, alam ko lahat. Gusto mo?" Sabi ko, isa-isa,
Nako, mga kapatid, palagay ko, titiklop tayong lahat. Pero mga kapatid, the Bible says, as far as the east is from the west, so far does He removed our transgressions. I will remember their sins no more. Ayon sa Hebrews chapter 8. Ayon sa Jeremiah chapter 30. I will remember their sins no more. Hindi na alalahanin ng Diyos ang mga kasalanan. The God who knows everything has a case of divine amnesia when it comes to your sins. Of course, ang ibig sabihin po nito ay, Lord, salamat. Nakakamangha kapag ikaw ay nagbibigay ng kapatawaran. Let me conclude sa ating pagtatapos. Mga kapatid, napaka-importante. Kaya pala sinasabi ito ng Diyos. The reason why God is saying this, na tayo ay mamangha muli. Alam niyo kung bakit? Sapagkat mas gusto pa ng Panginoon na makilala natin siya, so that you and I will come to know more of the truth. Why does God reveal these things to His people? Bakit niya hinahayaan na ito'y malaman natin? Why? Because God is in the habit of what? God is in the habit of blessing what? Minds that are filled with His knowledge. Baliktarin yun. Do you remember that? Diba? Nabanggit ko lang sa, God is not in the habit of blessing empty minds. Huwag tayong mag-expect na ibibless tayo ng Panginoon if our minds are empty. No. But God is in the habit of blessing minds that are Christ-like, minds that are filled with His Word, so that we will see that our salvation is His work alone. Lord, nakaka-wonder, nakakapangmangha, because this is not according to my own success or achievement. So that you and I will continue to trust Him, God alone, all the way to the very end. Kaya alam niyo, mamaya awitin natin, and now unto Him that is able to keep us from falling. Every time na inaawit natin yan, alam niyo mga kapatid, parang yung tuhod ko ay hinahagupit. Alam niyo kung bakit? Now unto Him who is able to keep us from falling and to present us faultless before the presence of His glory with exceeding joy. Imagine ninyo, makikita tayo muli sa Sunday only because of God's amazing grace. Only because of His magnanimous heart and grace na sobrang, naalala ko kanina sa prayer ng kapatid na Joel, Lord, You have lavished us. Kaya yung salitang lavish, God has lavished, you know, His love upon us. Labis-labis ang lavishness ng love ng Panginoon. Imagine ninyo. So mga kapatid, ang Diyos, Siya mismo ang magbibigay po sa atin ng kakayahan that we will continue to trust Him alone all the way to the very end. And kaya ang nice ng Diyos na ito'y makarating sa atin so that you and I will have an adequate assurance of our salvation and standing in grace. Mga kapatid, somebody said like this, standing still, okay? Or still, I'm still standing or I'm standing still. Stand your ground in the winds of change. Manatili kang naninindigan sa kabila ng mga pagbabago sa mundong ito. Are we standing still or are we still standing? What is the difference between the two? Are you still standing or are you standing still? Yung standing still, okay, parang hindi ka na kumikilos, ikaw pala yung malulunod na, pero pag sinabing still standing, Lord, I'm still up, okay, on my feet, ako ay nakakatayo pa by Your grace. Lord, I think only, it is only because of Your grace. Mga kapatid, sa umagang ito, muli, from the book of Isaiah, napakasarap pong mamangha. Napakasarap pong bumalik muli sa mga panahon na tayo ay namamangha sa Diyos. Mamangha kang muli. Why? Because of redemption. God has redeemed you. Number two, because of God's adoption. God has adopted you. Inangking kang tunay na anak ng Panginoon. Number three, God has given you protection. Protection. God will protect His people. And number four, restoration or forgiveness. Mga kapatid, ang sabi nga po, as we try to apply this, when we give, when we share our lives to others, we're like angels. But when we forgive,
we're like God. So sana po ang mga bagay na ito ay patuloy na maging laman ng ating puso at kaisipan sa panahon ng pandemic. Huwag ho tayong magkaroon ng boredom, kundi tayo po ay magkaroon ng amazement or wonderment. Okay, we need to take time and go back, you know, to have a childlike faith at mamangha po tayo sa lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay natin. May mga silver linings. May mga benefits ng pandemic. We need to thank God and wonder all the more. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, we thank you for this time. Salamat po sa inyong mga salita. Tunay na ikaw ang aming tanging sandalan, O Diyos. Salamat sapagkat hanggang ngayon, O Diyos, kami namamangha sa inyong kabutihan, sa inyong kaligtasan na binigay sa amin, sa inyong adoption na kami inari mong mga tunay mong mga anak, Lord, sa inyong protection at sa inyong restoration, sa inyong pagpapatawad. Lord, hindi ho namin sukatakalain na ito po ay mangyayari sa amin. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Hey.